Magandang gabi, Pilipinas. This is Sunny. Welcome to my channel. Today is 22 of September 2020, Bear Month. At ilang araw na lang po, papasok na lang po tayo sa October. So, shout out kay Belia Bell. Nag-inquire po siya, kaso nga lang na-delay pong aking reply. Meron lang po tayong tinatanong na inquiry sa kanya. And then, once natanggap po ng inyong lingkod, akin pong sasagutin kagad yan, outright. So, shout out kay Belia Bell and then kay Devin Pascual. Si Devin Pascual is bago po natin viewer and then meron po siyang inquiry sa inyong lingkod regarding the costing. Okay. Una-una is sa pangungunrata kasi kailangan po kompleto tayong gamit. Okay. Kapag kompleto ka ng gamit, yung the right tools, lahat po ng activity, cutting, welding, at ano pa man, is madali po nating ma-accomplish po yan. Whereas kapag hindi po tayo kompleto, matagal po ang activity, kaya na po veterano yung ating mga tao. So tulad ng aking experience sa Middle East, meron kami sister company na kung saan lahat po ng activity is meron pong price corresponding. O ibig sabihin, each activity is meron po silang appropriate cost, nasa record po nila yan at yan po is ina-upgrade nila, depende po yan sa market. So ang pag-costing po natin is kailangan po is base po sa ating sabihin is yung bilis o yung ating rate to produce a work. Kasi kapag mabagal po ang ating productivity, ang ating quotation kapag tayo is nangungontrata, baka matalo po tayo yung ibang kontratista. So, kailangan po yung ating bilis ng ating production. Kasi sa pag-welding, dapat po is very competitive para ang cost natin po is mababa. And then, second, kailangan po is huwag po tayong maglalagay po napakataas na markup. Kasi once na magbigay ka ng mataas na markup, baka matalo ka po ng ibang kontratista. So, keep your markup 20% up to 35%. Yung iba kasi nagmamarkup yan, 50% and above. Sobra. So, yun ang payo natin sa ating kaibigan. Kailangan po yung ating cost is very competitive. Okay? Kasi kapag yung cost mo is ibinasi mo sa isang mabagal na trabahador, talo ko po yan sa kontrata. Tulad po sa, halimbawa lang po, halimbawa lang. Sa mga tal setter, kasi lagi may negative sa aking mga, kasi nung naglabas akong video sa tal setting, okay, 5 square meter per day, kaya po yan. Kasi sinubukan ko yan. I'm not a tal setter po, sinubukan ko yan. Is kaya pala. And then, merong nag-reply sa akin na isa kong viewer. And then, sabi po niya, yeah, sir, yung 5 square meter na yan is mababa pa nga yan. Yung isang vlogger nga is, ang kanyang sinasabi doon is 10 square meter per day. Marahil ang ginamit po nila, kaya na-attain po nila 10 square meter per day is maybe 60 by 60 tiles. Madali po yun. 60 by 60. Kasi 5 square meter, makapaglatag ka lang po ng around 14 pieces, meron ka ng 5 square meter. So, kailangan mo lang ng 20 piraso na 60 by 60, meron ka na pong 10 square meter. Subalit, para ma-attain po natin yung production na yan, let's say 5 square meter, pero mababa pa yung 5 square meter daily. Example lang. Pero kapag ang tal setter, dalawa. Kasi kapag ang tal setter is meron siyang helper, yung helper hindi marunong cut, talo. Talaga hindi mo makukuha yan. Talo dyan yung nagpapagawa. Whereas kung dalawa kayong tal setter, yan 5 square meter per day na paglatag ng tal, sisiw lang yan. Okay? So, kailangan po yung costing mo friends, yung sa ating kakaibigan na David, kailangan po is
Total na sinabi ko, okay, kung sa tiles po yan, dapat umataas po per day ang production. Let's say sa piping kasi, ang isang welder kasi nakapag-produce yung required. Tulad nung sa aking pinagtrabuhan sa refinery, ang minimum production po ng isang welder is sa piping, sa welding is 45 dia inch. Kailan po may produce po yan. Yan po ang kanyang required production. Unless alam kung wala pong marami pong i-weld, hindi po obligatory na kailan po niyang i-attend po yung 45 dia inch. Sabalit kapag marami po mga trabaho, mandatory po yung 45 dia inch is dapat po ma-accomplish po yan. So, let's say sa steel fabrication, kailan po yung pag welding po ng fillet weld dapat po is mabilis at may kalidad. Patay po yung cutting activities dapat po mabilis. Kapag mabilis po ang ating mga workforce, mataas po ang production, mababa po ang ating quotation kapag tayo po is ng contractor. So, sa ating kaibigan, kailangan po kompleto tayong gamit para po ang production is mataas. And then, keep your markup low as possible. Kasi iba kasi ating mga kontratista is naglalagay po ng markup 35% and above. Minsan po nga is 50%. Balcho, ang ating kaibigan, ang kanyang markup lang is 35%. Ngayon, marami po siya nakukuha. Ang dilang kagandahan po rito is ilan lang po yung kontratista dito sa aming lugar. So, para kay Tivian, kailangan po ang ating price is very competitive, kompleto po tayong gamit, magandang po kalidad, at punctual po tayo sa completion time. Pag sinabi po natin 1 month tatapusin, dapat po 1 month. Okay, so yun lang po mga kaibigan. Thank you very much for watching. Thank you for watching. Please subscribe. Duterte Peace Sign.